What's up sa inyo mga tilapia warriors? Welcome back to my channel. So, medyo matagal na nang huli ako nag-upload kasi nag-focus ako sa breeding ng flowerhorn ko na si Lilo. And makikita nyo sa upcoming video kung ano na yung naging result nun. So, bale, ang gusto ko sana pag-usapan ngayon is meron akong bagong flowerhorn dito na papakita ko lang sa inyo. So, ayan na siya guys, yung bago kong flower horn. Ang strain niya is new TC mix, Thai import. Ito ata yung batch na dumating dito noong October. So, bale, ito na itsura ng isa sa mga fry na dumating na yun. Kung may gusto mang kumuha ng ganito ulit, di ko sure kung may padating pa na next batch, pero PM nyo si Sir FFEJ Canlas, lagay ko yung account niya dito para kung may gusto mag-inquire para sa flower horn na to. Kasi maganda yung maganda talaga yung jeans niya. Kapareho siya ng jeans na dala ni Lilo. So, bale, ayun nga, medyo nakikita ko malaki chan nila. Kaya nakikita ko talaga yung relation. So, bale, binili ko siya. Kaka-deworm niya lang. Siguro lalagay ko yung clip niya ngayon. So, ayan na siya. Kakadating niya lang day 1. Kaka-deworm lang sa kanya, tapos yun nga, no feeding. So, kita nyo naman, itim na itim siya, stress na stress. Ayan na siya ilang hours, tapos pinakain ko na siya, pero payat na payat yan. So, yun yung itsura niya guys, nung dinideworm siya. So, bali, no feeding talaga. Hindi ko sure kung bakit eh. Wala naman daw siyang past or history niya, illness. Ang deworm kasi talaga parang... Actually, wala pa talaga ako experience pagdating sa deworming ng flower horn. Pero parang ginagawa siya to maintain the proper health of your flower horn. Ako never ko pa nagagawa yun. Kaya, ayun. So, ayun na siya. Nasa 2 inches na siya exactly. Di kasama yung buntot. Yun na lang ginagawa ko kasi yun naman yung kadalasang ginagawa ng mga fishkeepers kapag nagme-measure. Hindi ata sinasama yung tail. So, as you can see, crossover pearl. Labas na agad yung cock. Medyo drop cock lang siya ngayon. Kasi kakalipat ko lang siya dyan. As you can see, medyo bloated siya. Bloated, di ata siya yung tamang term. Kasi nasa jeans talaga yung malaki ng chan niya. So, lalagay yung clip niya. Papakita ko kayo ng video niya kahapon. So, yun yung vid niya kahapon, guys. Before that, mag-1 week na ata kasi siya nasa akin. So, bali mga 2 days, inhilot ko yung chan niya. Tapos, tinigilan ko siya for 1 day. Tapos, nag-research pa ako ano pa ba yung pwedeng gawin para mapaliit yung chan niya. So, bali, pag nasa genetics talaga ng isda mo na medyo malaki yung chan, siguro pwede mo na lang buwasan talaga yung pagpapakain. Tapos, mag-heater o kaya mag-Epsom salt. Baka sakali makatulong, pero other than that, nasa jeans kasi niya eh. Kaya wala tayo masyadong magagawa kapag ganun talaga. Kasi si Lilo, ginamita ko na yung Epsom salt na heater. Talagang tuwing anliliit lang yung chan niya kapag na-prepare siya. So yun lang pinaka napansin ko kay Lilo kapag dumiliit yung chan niya. So ang diet nito, okay ko platinum, and as you can see, exopearl talaga siya. Tapos yung plums niya medyo may putol, pero okay lang yun. Ang bala ko talaga dito is gagawin ko ding breeding material tulad ni Lilo, kasi sabi ko nga kanina maganda yung jeans na dala nila. Yung bloated, hindi yung bloated, yung malaki lang talaga na chan yung iniisip ko, pero maganda kasi dito, mas mapula siya kaysa kay Lilo. Si Lilo kasi, yung redness niya hindi ganun kalabas. So, bali, ito, mas labas yung redness niya. Gundo. Kaya, bala ko talaga sana magawin ko tong breeder someday. So, ayun lang guys. For now, kaka-upload ko lang kasi ng video tungkol sa pangalawang flower horn breeding ko. And ayun nga, hindi nag-success yun. So, bale, sa this month na to or this week, dadamihan ko yung pag-upload ko ng video.
para ma-catch up ko kayo sa mga nangyayari dito sa ating fish sala. So maraming salamat sa panonood. TNCS Fishkeeping out. Peace. Wait lang, ito pa pala muna. So guys, after ng video na yun, nilipat ko si, wala pa itong pangalan, pero yung new TC na yan, nilipat ko dito sa divided kong 20 gallon. Tapos ayan, mas lumabas yung cook niya. So ayun lang, parang last update para mas updated na kayo. Medyo lumaki talaga dyan niya eh. Pero, ayun guys, peace.